Hello po sa inyong lahat. Ako po si Kai Star mula sa lokal ng Barangka, Metro Manila East. At syempre bago ang lahat, binabati ko po ang lahat ng mga kapatid mula sa Manama, Bahrain. Hello po! Kamusta po kayong lahat? And hopefully lahat po tayo ay healthy at safe sa panahon ng pandemic na ito. So right now, nandito po ako para syempre turuan po kayo ng mga basic acting. Kasi hindi niyo po na itatanong, ako po si Mommy Star ng Eden Cheese dito sa Pilipinas in 2016. At meron din po tayong mga pelikula na mga nasalihan na katulad ng Pandago sa Hukay, Bliss, kasama din po tayo sa Felix Manalo at sa Digmaan sa Gitna ng yung ating film. Digmaan sa gitna ng kapayapaan sa gitna ng digmaan. Yun. Nalimutan yung pamagat. So anyway, first po, hindi ko na patatagalin to. Ang pag-acting po kasi, hindi talaga inaaral yan. Pero, pinaghahandaan. Kaya po, meron tayong tinatawag na basic acting workshop. Una po sa lahat, kailangan prepared po ang bawat isa sa atin kung gusto natin pasukan ito. Tsaka isang passion po ito na makakatulong sa atin upang mabigyan natin ng buhay ang mga naisulat ng mga director, ganyan, ang mga character na gusto nilang bigyan buhay sa kanilang mga pelikula. So, una po sa lahat, kailangan po natin tandaan bago tayo mag-acting, kailangan i-warm up po natin ang ating sarili. So, sa anong purpose nitong warm up na to? Kasi marami pong tao na kapag humarap na sa mga co-actors nila, kinakabahan sila, natetensyon. So, ang tendency, mawala tayo sa lines na i-deliver natin kasi hindi natin ma-focus yung utak natin, ganyan. So, ang unang-una po dapat natin gawin ay ang pag-warm up. So, ano po ba yung mga warm-up na gagawin natin? So, again, purpose ng warm-up is to relax our body. Tanggalin natin ang tension. Tapos, yung voice natin para vocalize din siya. At doon na susunod yung creativity natin. Kung paano natin i-deliver yung pong role na ibinigay sa atin. So, kailangan din po focus yung ating pag-iisip para makapag-communicate tayo. So that's how we deliver our lines dun sa mga co-actors natin. Yay! Okay na. So, una po sa lahat ng warm-up na gagawin natin ay yung relaxation. Yan. So, dapat relax tayo. So, pag sinabing warm-up, hindi lang katawan natin yung warm-up eh. Katulad ng mga artista, may mga warm-up din sila. Katulad sa voice, for example. Voice warm-up, parang ginagawa lang ito ng mga mang-aawit. So, napakadali lang. Kung gusto nyo ilabas yung boses nyo, kung paano natin di-deliver yung lines natin. So, ang sample niyan yung ha! Mga ganong factor. I-inhale kayo ng malalim. Tsaka nyo, ilalabas yung boses nyo. Ha! O, diba? Lakas. Ang ingay ko. But anyway, ganun yung isang sample para maano natin yung boses natin. So, nasa sa inyo po yan kung paano nyo gustong i-exercise yung, kumbaga, vocalization ng ating boses para sa deliberation ng mga lines na ating di-deliver kung meron man tayong linya na kailangan sabihin. Pagkatapos, yung ating pong katawan, physical warm-up. Like for example, si Jericho, bago siya umacting, Jericho Rosales, ano po siya, nagpo-push up, tapos nagja-jumping jack siya, para mawala yung tension. Kasi hindi niyo po na itatanong, ang mga artista, kinakabahan din po yan. Like per se, meron silang a certain scene na gagawin sa mga actors like me, meron din silang kaba, katulad natin. So, lahat po tayo kinakabahan every time na mag-a-acting po tayo. Hindi po totoo yung mga iba na, wala nang kaba yan.
Hindi po totoo yun. Kaya may mga warm up po talaga lahat ng mga artista bago po sila sumabak doon sa pinaka acting ano nila, scene. So yun, like si Jericho, jumping jack, push up, ganun. Yung iba naman po, sinashake lang nila yung katawan nila. Basta po buong katawan nyo, na-shake nyo na, para po ma-release lang natin yung tension natin at maging maka-move freely tayo. Kung ano yung mga gagawin natin habang nag-deliver tayo ng lines, mga ganong factor. Tapos naman po, dito na papasok, ito yung kasunod ng, so una, voice warm-up. Second po, yung physical warm-up. Tapos, yung pang-third po natin, kailangan focus yung ating mind. Bakit kailangan focus? Kasi pag nagsasalita po tayo, hindi natin ma-control yung kamay natin eh. Like, pag nag-deliver tayo ng lines, katulad po ng ginagawa ko ngayon, ang likod ko. Diba? Yung habang nagsasalita po tayo, automatic na yung ang tendency gagalaw po talaga yung kamay natin eh. And we have to remember that when we deliver lines. Kung sinabi natin ang certain word, kung saan tumaas ang kamay, kung paano siya nagpaning, paano siya nagturn, ganyan, kailangan kabisado po natin. At the same time, kabisado ang mga linya. So, kung naglalayag ang isip natin at maglilinya po tayo na dun sa mga co-actors natin, mawala tayo sa focus. Kailangan focus tayo sa eksena, focus din po tayo dun sa mga linya na kailangan natin sabihin. Ang tip dyan na number one na tatandaan natin, kung ano yung last word na sinabi ng co-actor natin. So, dun tayo kukuha ng hugot eh, kung saan tayo papasok. At dyan po pumapasok ang mga ad-lib. Kung mag-a-ad-lib naman po tayo, siguraduhin din po natin na naaayon ito sa ating mga sasabihing linya. So, okay lang na may mga directors po kasi na by the book. So, kung ano yung nasa script, yun ang gusto nilang marinig during the scene. Meron din naman pong mga directors na hindi masyadong by the book. It's okay na gumamit ng ad-lib as long as the thought of the scene na gagawin nyo, yung eksena na gagawin nyo, ay ganun pa rin. Okay lang siya maglabo-labo, ganun. So, based on my experience po, lahat ng mga director ay very particular sa lines. Lalo na po kung drama ang gagawin nating mga eksena. Yan. At tapos naman po, tapos na focus na natin, relax ng lahat, ready na po tayo. That's the time we ito na po yung time na kailangan natin ng communication. Hindi ko sinasabing pagdating mo sa set, don't communicate. Pag dumating ka sa set, make sure that you make friends with everybody, you smile with everybody, para hindi ka rin, parang hindi ka maiilang na gumalaw. So, communication is very important. So, first we relax, diba? The vocal warm-up, physical warm-up, and we focus our minds at communication. That is very, very important. So, bakit? Kasi kailangan mapalagay tayo sa mga actors na kasama natin if they are going to deliver lines with you. Okay lang magsabi na throw lines tayo. Ibig sabihin, batuhan kayo so you can practice with one another. So, yun po yung pinaka-importante sa lahat para syempre ma-relax yung katawan natin, yung body gesture natin, yung vocalization ng voice natin. Paano ba natin di-deliver yan? Galit ka ba? Masaya ka ba? Or normal lang, ganun. So, may mga levels po na sinusunod ang acting when it comes to delivering lines. Yan. So, sana po may natutunan kayo sa maiksing tip na ginawa ko para sa inyo. And, sa mga iba pa po na, kasi pag nag-acting po tayo, usually, inaaral nila yung roles. So, kung gusto nyo po talagang paghandaan ang mga pag-a-acting, number one na gagawin ay mag-aral.
So it is a non-stop learning process. Habang umaacting po tayo, natututo tayo ng iba't ibang roles na gaganapan natin. Merong maid, mahirap, mayaman, gangster, at kung ano-ano pa. So yung mga level po ng acting na yan ay ma-achieve natin kung meron tayong tamang workshop sa ating mga sarili. Kung mapaghahandaan po natin ang mga roles na ibinigay sa atin, maide-deliver po natin ng maayos. At isa pa, ang magaling na actor ay sumusunod sa kanyang director. So, ang pinaka-easiest way para makapag-cope up din po tayo sa pag-acting ay kausapin ang director. Makipagkwentuhan kayo and alamin niyo po kung paano, parang kasi sa akin ang ginagawa ko po, direct, paano mo gustong deliver ko to? Gusto mo ba matapang ako dito? Gusto mo kawawa ako? Or so, ganun. Para po, pagdating natin sa eksena natin, mas mapapadali ang mga trabaho ng buong production. Kasi less mistake, di ba? Tapos, ma-achieve natin yung kagustuhan ni direct. Ganyang factor. So, based on my experience, yan po ang shinare ko sa inyong lahat. And sana po, may natutunan kayo kahit konti. Marami pong mga warm-up na pwedeng gawin bago tayo mag-acting. Na literal natin pwedeng gawin before ng pagsabak sa eksena. And yung iba po niyan, kayo na pong bahala. Kasi kung saan kayo relax, kung saan po marirelax yung voice nyo, yung katawan nyo, yung pag-iisip nyo, kailangan yun ang gawin ninyo. Kasi kung mga gagawin nyo, yung mga matututunan nyo lang, baka magulo pa yung utak nyo. Magko-confuse kayo dyan, may kakaroon tayo ng confusion. Isipin nyo pa yung, ang gagawin kong warm-up, anong linya ko, anong everything. But anyway, nga pala guys, mga kapatid, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Mommy Star. Meron po tayong mga iba't ibang topics dyan, like motherhood, meron ding exercise, at mga feel-good vibes din po na makakatulong sa inyo. At sana po, soon ay magkita-kita rin po tayo, either here or there and everywhere. At yan po ang acting workshop na maitutulong ko po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat at naway patnubayan tayong lahat ng Ama. God bless everyone. Maraming salamat po.